Yeah. Itong Asus, anong bad tawag dito? Tough Gaming. Yan, bigat niya. Alam mo, solid ka pa mabigat. What is up, Gab? And you are now watching Kala ni Gab. So ngayon, ang gagawin natin is unboxing, and ito ay pinagtrabahuhan ko na ng matagal na panahon. Ito yung katas ng kakaraket ko. Pa-birthday ko na rin sa sarili ko kasi birthday ko sakto. Dumating siya sa birthday ko, December 16. For the first time, nakabili ako ng gamit ng hindi umasa sa magulang ko. And that's the biggest achievement sa aking 21st birthday. So, simulan na natin! So, ito na talaga yung matagal kong pinag-iipunan. This is the Canon EOS M50. At sa wakas, naipon ko na din siya. Nakaka-proud kasi matagal ko na talaga itong tinitingnan. Parang dream camera ko na. And imagine, nakabili ako ng ganito bilang estudyante at rumarakit ako sa photography. Ito yung katas ng mga late night edits at puyat sa ginagawa ko sa photography. At ayun, buksan na natin. Simulan muna natin sa box. Bali, ang binili ko is yung camera body plus yung kit lens. In-order ko siya sa Lazada. Mas mura siya compare sa mall price. Sobrang mura. Then plus yung 12-12 pa. Malaking discount nakuha ko. Tapos ayun, buksan na natin. Ito na yun. So ayun, nandito yung user's manual. Suggest ko basahin nyo kasi marami siyang features na nadagdag. Lalo na yung pinakagusto kong wireless feature. Bali, kukonnect mo lang siya sa phone. Tapos matatransfer lahat ng photos mo sa phone mo kahit wala kang kable. Via Bluetooth or Wi-Fi. Tapos ito yung warranty. Okay, 3 years warranty siya. And ito na yung strap. EOS strap. Hindi ko rin siya magagamit but maganda na may strap na siya. Kasi bumili rin ako sakto na isa pang strap na customized siya. Tapos ito yung charger. And tinanggal ko na siya sa plastic. Ito yung charger niya. Mabilis siya mag-charge compare sa liit ng battery niya. Tapos matagal din magamit. Tapos ang susunod. Tapos ito yung kit lens niya. This is a 15 to 45 equivalent siguro sa full frame ng 24 to 70. And balita ko sa kit lens na ito, sobrang sharp siya. Yan yung IS lens, 15 to 45 millimeter, image stabilized lens. Maganda siya pansimula and matagal mo magagamit to, and it is an IS lens. Yan, medyo ibababa natin camera para makita nyo. Ito na yung camera. Pwede tayong patungan. So ito na yung EOS M50 na matagal ko nang pinapangarap na magkaroon, and sa wakas nakuha ko na siya. Sobrang liit niya, as in ang liit, pero sobrang solid ng weight niya compare sa mga entry level camera. As in sobrang liit niya, kasing size lang na iPhone na medyo makapal. Mamaya papakita ko yung size difference ng mirrorless tsaka sa DSLR. Itong currently ginagamit ko is 5D Mark II. Ang pinagkaiba lang sa mirrorless tsaka sa DSLR is wala siyang mirror sa loob, kaya sobrang liit lang ng body. Ayan, makikita nyo, sobrang linis ng sensor. Ito yung pinakaiingatan nyo. Huwag nyo masyado i-expose pag di nyo ginagamit ang lens na naka-attach. Lagi nyo lalagyan ng cover. Ito yung pinakamaganda feature na nagustuhan ko is yung touchscreen, tapos flip screen siya para pag nagbablog ako, di na ako mahihirapan iharap yung camera sa sarili ko at makikita ko kung anong ginagawa ko sa harap ng camera. Madali siya mag-focus, isang touch lang. Di tulad sa mga lumang camera, a-adjust mo pa yung camera ring. Di ko lang ma-imagine na student pala ako, pero after 3 months na hard work sa photography, ayun, nakaipon na rin ako na sarili kong camera. Itong camera kasi is kay daddy talaga, para nakikiram muna ako. Hanggang sa ngayon, nakabili na rin ako ng sarili kong camera. So, nakaka-proud para sa sarili, and ito na rin yung pa-birthday ko sa sarili. And kabit na natin yung kit lens. So, ang pagkabit ng kit lens sa camera body is buksan muna yung lens cap, and as soon as possible na pagkabukas ng mga lens cap, ikabit na agad para hindi pasukan ng alikabok kasi delikado yung sa sensor. And ayun, ito na yung EOS M50. And tapos sobrang liit lang niya, guys, as in sobrang liit. Halos ito pa lang, size pa lang ng camera body ng 5D Mark II. Pero imagine ang gaan niya. Tapos buhayin na natin. Ayan. Ayan, as in gumagana na agad. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung makakapag-vlog tayo. So
So ayan, so may auto face detection din siya. Magfo-focus siya agad sa face. At madaling mag-vlog as in touchscreen mo lang. Magfo-focus na siya. Ayan. Ayan, eye detection. And madali siyang i-control kapag gusto kong mag-vlog. Diretso flip screen ko na agad siya. Ayan yung 5D. Makikita nyo. Yeah. Ayan. Ayan yung 5D. Tapos i-touch mo lang para mag-focus. So ayun, grabe ang bilis na autofocus niya. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko feature sa lahat, yung autofocus. Tapos yung low light capability niya, as a beginner camera, sobrang taas din. Ang ISO niya kaya umabot ng 25,000 ISO. Compare sa 5D Mark II ko is 6,400 lang yung maximum. Pero suggest ko wag tumaas ng 3,200 kapag nagshoot ka ng video, kasi kahit anong camera mag-grain sa low light situation. Kaya ayun, suggest ko na huwag kayong tataas ng 3,200 sa ISO para malinis yung kuha nyo. So ayun guys, hindi lang dito magtatapos ang unboxing natin. Marami pa tayo unbox. Mapapansin nyo, this is a EFM mount. Ang lens size niya is for EFM. And hindi siya pwede ikabit yung mga EF camera. Ayan, mas maliit yung ring niya. Compare sa mga ganitong lenses, hindi siya makakabit kasi mas malaki yung mounting niya. This is an EF lens for full frame. So, ang ginawa ko, bumili ako ng adapter and also a speed booster para magamit ko yung mga existing lens ko sa M50. Gagana siya yung autofocus niya plus yung quality ng lens. Maganda yung combination niya. So ang sunod naman natin na unbox sa itong Viltrox EF to EFM M2. Ang ginagawa nito is lens adapter siya para sa EF to EFM mount na camera and lenses. So, yung magagamit mo dito, yung EF lenses mo sa EFM camera body mo. And ito yung size ng EF, tapos ito yung size ng EFM dito. So makikita mo mas maliit yung ring niya kasi ang EF lens is designed na malaki talaga yung ring para sa mga full frame camera. So ang ginagawa nito, nakakompress yung light sa loob para magnification na maizoom in yung full frame to APS-C camera para mas malaki yung field of view niya. So ayan, ito ay 70-200L lens. Tapos ito yung pupunta sa camera body. So guys, laging tandaan na pagpalit ng lens ay mabilis lang. Huwag i-expose masyado yung camera sensor kasi masama siya sa alikabok. Bali, pagkakabit ng lens, ilock muna ito. Then ikakabit agad tong mounting. Meron naman siyang sign dito para alam nyo kung saan ikakabit. And ayun, magagamit na lahat ng EF lens dito sa M50 tulad nitong 50mm, favorite portrait lens ko. Makakabit na natin sa M50. And tingnan mo gano'ng kalaki siya. Sobrang liit lang kahit mayroon na adapter. And ayun. And imagine yung size niya, grabe, ang liit ng camera body tapos ang laki ng lens. Sobrang solid ng weight niya, pero grabe itong lens pang wedding. Grabe yung stabilization nito. Tapos yung autofocus pa ng M50. Magandang combination to sa mga ganitong situation. Lalo na L lens ito. Grabe yung autofocus nito, ang bilis. So ayun, solid yung bili dito sa Viltrox EF to EFM M2. Lahat pala na nabili ko, ilalagay ko yung link dyan sa description below. And if nagustuhan niyo yung video ko, please subscribe to my channel. At ang ginagawa ko dito is mga travel. At ito talaga yung magagamit ko sa travel videos ko. Since mabilis autofocus nito, touchscreen pa siya, madali tayong magtatrabaho sa mga events. Ayun, ito na yung Viltrox adapter for Canon EF lens to EFM camera body. At ayun, hindi pa dito magtatapos. Meron pa tayo unbox, syempre. Alam mo naman kapag birthday, malapit din ang Pasko. Kaya may pa-birthday na, may pa-Pasko pa. Ito yung order ko sa Lazada na sunod. Yung camera strap. This is for M50. Ito talagang pinili ko for M50 na camera strap. Para instead na itong official Canon strap, ito na lang custom design na camera strap ang binili ko. And ayun, kakabit natin sa M50 in the near future. And for the main event, di lang dyan nagtatapos. At ito na yung pinakamaheavy sa lahat. Yeah. Itong Asus, anong bad tawag dito? Tough Gaming. Itong Asus Tough Gaming laptop, ito talaga yung niregalo sa akin. Surprise din ako sa magulang ko. So, thank you so much sa magulang ko. Yeah. Yan, bigat niya.
alam mo, solid ka pa mabigat. Itong Asus Tough Gaming Laptop, which is gagamitin ko sa mga events and sa mga pang-edit ng vlogs ko. Kailangan natin mga powerful na RAM. Kapag sa editing, kailangan mo ng malakas na processor at RAM at graphics card. So, buksan na natin. May freebies pala muna. So, meron siyang backpack. Ayan. Laki ng backpack, no? Tapos, meron pa siyang libreng hard drive. 1 terabyte hard drive. So, ito na ang Asus Tough Gaming Laptop. Ayan. Nakikita nyo ba? Sobrang bigat niya. Siguro 3 kilo. Sobrang solid ng build niya. Ayan. Ayan. Asus Tough Gaming or TUF Gaming. Hindi ko alam kung paano basahin yun. Hindi ako mahilig sa ano. Pero, yan, ito ang gagamitin natin pang edit ng mga videos and mapapabilis lalo ang editing process ko. So, nandito yung charger niya. Yan. Tapos, syempre, manual. Tsaka, warranty. And, ayan, buksan na natin. Yan, may cover pa. Ayan, Asus. Asus number 1. Ayan, nakapangalan na sa akin. Tapos yung wallpaper, nakaset na rin. Ayan. So, nag-install na din ako dito ng Adobe Premiere Pro 2019. At Adobe Lightroom. Yun yung dalawa kong ginagamit sa pang-edit na photos at pag-edit ng videos. Ito na rin gagamitin ko pang-edit sa kwarto ko. Di na ako kailangan bumaba sa baba para mag-edit sa PC. At portable siya, madadala sa mga events. Pair pa sa M50, mabilis yung transfer ng files, diretso edit. So, mapapabilis yung lahat yung editing process natin. Ito na yung last na unboxing natin, Asus Tough Gaming. Baba muna natin ang bigat. Okay. Dito na magtatapos ang ating Ultimate Lazada Unboxing. Halos lahat na ito binili sa Lazada and mapapansin niyo yung sa Lazada ko din binili itong Purge Mask inspired sa movie ng The Purge. And abangan nyo, yun yung sunod na gagamitin natin pang photoshoot challenge. And dito na magtatapos ang ating Ultimate Lazada Unboxing Video, 12-12 Unboxing Video. Halos lahat ito in-order ko sa 12-12 and natuwa ako sa December 16, dumating na talaga yung pinaka-iniintay ko itong M50 at itong Viltrox adapter. Sumunod siya, December 17 dumating. And ayun, grabe yung quality nito, as in touchscreen, ang bilis mag-focus, isang click mo lang. Paano ba natin? Yan. Makikita mo. Yan, isang click mo lang, pa-focus na agad. Madami pa tayo features na i-madi-discover dito. Kaya, abangan yung next video sa M50. Don't forget to subscribe para hindi kayo ma-miss out. And thank you so much for watching. Ito yung the best birthday gift para sa akin. Subscribe kayo para hindi ma-miss out. And don't forget to like this video kapag nagustuhan nyo. Kapag may questions kayo, leave a comment down below. Sunod na video, gagawa tayo ng review dito about sa M50 pag tagal-tagal. Siyempre, gamitin ko muna para ma-familiarize yung mga functions. And sobrang liit lang niya, as in, tingnan mo yung size. Tingnan nyo yung size, yung size difference niya. Halos siguro size lang na iPhone. Kasing size lang na iPhone niya, tapos medyo makapal lang. Grabe, as in, ang liit. Pang-vlogging talaga, sobrang perfect niya. Ayan, thank you so much, Lord, sa mga blessings. So, ayan guys, dito magtatapos ang aking video. So, don't forget to subscribe. Gagawa tayo ng review sa susunod ditong EOS M50. And abangan nyo. Thank you so much for watching. Again, this is Gab, and you're now watching Galani Gab.